Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, we will be talking about how much is the salary of a cabin crew or a flight attendant. And early apology for those foreigners who are watching right now, because in this video, I will be speaking in Tagalog. So without further ado, let's get started. Bago ako magsimula, gusto ko lang linawin na yung figures na makikita ninyo dito sa video nito is based on my own research sa iba't ibang airline, iba't ibang flight attendants, sa mga friends ko, and also from my personal experience. Overseas Filipino worker po ako dito. And hindi lahat aware na may mga flight attendant din tayo na OFW. So yung sweldo ng iba't ibang airline is magkakaiba din. So different airline, different compensation, different salary, different figures. Pwedeng magbago yung sweldo namin depende sa national or global crisis kagaya na na-experience natin ngayon na COVID-19. Yung mga figures din, hindi siya fixed every month. Hindi porket nasa same airline kayo is pareho din kayo na makukuha every month. Different flight attendants, magkakaiba rin ang sweldo. Hindi siya fixed. And yung sweldo namin dito is Malaysian ringgit, pero dahil nagtatagalog ako ngayon, and mostly yung mga viewers ko is from Philippines, gagawin ko na lang siya na in pesos. So, times 12 ko na lang siya because yun yung currency na karaniwang ginagamit namin kapag gusto namin mag-compare. Sobrang sensitive ng topic na to. Kung hindi kayo yung tipo ng tao na komportable yung pag-usapan yung mga ganitong bagay about sa sweldo, about sa pera, kung magkano yung kinikita ng isang tao, you can skip this video. But please watch my other videos. Importante na maintindihan ninyo yung mga aviation terminologies or yung mga terms na ginagamit namin para bago kayo ibigay yung figures, mas madali ninyong maiintindihan kung ano ba yun. So, mag-start tayo sa basic salary. Yung basic salary, ibig sabihin nun, ito yung fix na makukuha mo and sure na makukuha mo every month. Wala siyang dagdag, wala siyang bawas. So, ito yung ina-expect mo na sure na meron kang ganitong amount na maiuwi every month. Next is the flying hours. Kaya sinabi ko na magkakaiba kami ng sweldo kasi yung flying hours namin is hindi siya pare-pareho. Halimbawa, from Kuala Lumpur to Manila is 4 hours. And then going back is another 4 hours. So meron ka ng 8 hours. Bibilangin mo ilang hours ba yung meron ka sa isang month. And normally, ang nakukuha namin is 100 hours. Isarado lang na lang natin sa ganong hours na 100 hours. Yung sector allowance naman, ang ibig sabihin ng sector, kunyari, Manila to Bali, Indonesia, isang sector yon. And then Bali, Indonesia, pabalik ng Manila, pangalawang sector yon. Sa isang month, ilan ba yung makukuha mong sectors? Next is the commission. Yung commission, kapag perfect attendance ka or hindi lumampas ng 2 hanggang 3 absences, kunyari meron kang medical emergency, tapos may absent ka, mas less yung makukuha mong commission or wala kang commission at all. Kung magandang performance mo or wala kang mga letter na nakuha within the month. Next is the others. Ito na, dito na yung iba't iba like the events, night stop allowance, or yung tinatawag nila na layover allowance, sector meal allowance. Ito na yung mga iba't ibang allowances na nakukuha namin. Pero hindi kami, again, hindi kami pare-pareho. Kasi sa events, hindi lahat ng flight attendants is merong events. So, sino lang ba yung may mga events? Ito yung mga nakikita ninyo sa advertisements ng mga airline. Ito yung mga tao na pumupunta para sumayaw or kumanta or mag-perform. Anything that has something to do para i-promote yung airline. Ito yung events. Meron ding allowance dito. Yung night stop allowance naman, kunyari mag-stay ka sa China for one night, meron kang night stop allowance. So meron ka din dong allowance. Kung ngayon na naintindihan nyo na yung mga terminologies, mas madali nyo na rin magiget kung magkano ba talaga yung sweldo ng isang flight attendant or hanggang magkano ba yung possible na pwedeng makuha ng isang flight attendant. Basic salary, again, depende to sa airline. Sa full service airline, sa pagkakaalam ko, according to my research, umaabot siya ng hanggang 50,000 pesos. Pero pag low cost airline, isarado na natin siya sa 21,600 pesos. Lalo na kapag senior ka na, or kapag na-promote ka na. And then, flying hours and sector allowance. Flying hours muna, naintindihan nyo na kung ano ibig sabihin ng flying hours. Kunyaring meron kang 100 na flying hours sa month na yon, ita-times mo siya sa 180 pesos.
equals to 18,000 pesos. Yun na yung flying hours mo, 18,000 pesos. Next is the sector allowance. Sabihin na natin na meron kang 50 na sector allowance. Ita times mo siya sa 300 pesos. So may makukuha ka na 15,000 pesos. Yung commission pala, nakalimutan kong i-explain. So, commission. Ano ba yung commission? Kasi nagbebenta rin po kami ng mga duty-free, nagbibigay mga food, perishables, and everything. Yan, meron kaming commission dyan. So, isarada na lang natin sa 4,200 yung commission na makukuha mo sa month na yun. Then, the bonus incentive. Guess nyo na ako ano ibig sabihin ng bonus. Kunyari, wala kang absent, hindi ka nagkasakit, perfect attendance ka, maganda yung performance mo, may makukuha ka na 14,400 pesos. Meron kang events or na-invite ka na sumayaw sa ganitong event or kumanta sa ganitong event or mag-model para sa advertisement nila sa mga ads na nakikita ninyo online or sa print ads. Sabihin na natin na nakadalawang event ka sa month na yon, meron kang 7,200 pesos. Night stop allowance. Kunyari, nagkaroon ka ng night stop sa magandang country, sa Vietnam. Tapos, two nights ka doon. 1,800 times 2, so 3,600 pesos. So, kung i-add natin lahat yon, may makukuha ka na 84,000 pesos. So, 84,000 pesos. Again, hindi ito fixed. Lalo na kapag full-service airline ka, pwedeng umabot ng hanggang 100,000 pesos yung sweldo mo. Sa Pilipinas, iba rin yung rate nila. Sa Malaysia, iba rin yung rate nila. Indonesia, iba't ibang country, iba't ibang rate. Depende rin yan sa pag-convert or sa currency ng sweldo na natatanggap niyo every month. Sana may natutunan kayo dito sa video na to and sana nag-enjoy kayo. Again, kung very sensitive itong topic na to para sa inyo, please don't hate. Just skip the video and you're very welcome to watch other videos of mine. And yeah, thank you so much for watching. And if you have any questions, suggestions, and non-violent reaction, please do so. Please comment down below and I'll see you next time. Bye!